Hello mga ka-pink! Kumusta kayo? Magandang araw, world! O di ba, may bago tayong title ngayon. Siyempre, napanood natin yung press con kanina ng Miss World natin na galing siya sa Candelaria, Quezon. And ngayon, meron naman tayong isusunod na i-interviewin, kakapanayin. Dahil, alam mo yung bakit may dumating na isang pipay na napakasikat at controversial. Marami rin nagbabasa kanya, pero marami rin nagkagusto. Aida. Diba? So, ipakilala natin ang isang pipay. Sino ba si pipay? Hello everyone! Salamat po sa pag-get. Ang arte, ayan. Yeah. Hello po everyone, my name is Pipay. Short for Pipay Kipay, ayan. Sa pangalan na lang tayo may Kipay, so ilaban natin. Oo, oh, ayan. Taran at samahan kami sa Pink Rose TV, puno ng saya. Dito'y may kwento't ligaya. Bawat araw ay espesyal talaga. Pink Rose TV, dito ay bida ka. Sa bawat kwento at tuwa, samahan ka, mioong pamilya. Dito sa Pink Rose TV, ang saya. Taga saan naman si Pipay? Ako po ay taga Rizal, taga Taytay. Hindi ko nilalapag lahat ng address ko, baka padala niyo ako ng something. Ilan taon ka na ngayon, ha? Ngayon lang, tatanong ko. Ngayon? Ako po ay young, innocent, and virgin. 23 years old. Ay, talaga ba? Pero pwede mo namang malaman namin kung saan nagsimula ang Pipay. Pipay? Ayan po, ano siya? Tawag talaga siya sa akin ng college friends. College friends. Tapos yung una kong video na nilabas, ginamit ko yung name na Pipay. Hi Joshua, ako si Pipay. Tapos nung sumikat siya, parang tinuloy ko na yung name. Parang ganun. Ano naman naging buhay nung pumasok ka na dito sa mundo mo na pagbablog? Ano naging buhay mo ngayon? Siguro ma, financially wise, very good talaga siya kasi ano kami, hindi kami very good sa financially wise. Parang basta sobrang sabi natin glow up siya. Parang ano, parang finally nakatulong din ako sa bahay kasi nakikita ko yung situation sa bahay na hindi kaya talaga. So parang nabigyan ako ng chance ng universe na makapagtrabaho or kumita. Parang ano siya, blessing in disguise. So, may tatanong ako sa iyo, anak ha, sandali lang. Alam mo, naintriga talaga ako sa iyo. Ano ba talaga nangyari dito? Ah, dito? Oo. Oo. Inborn siya, ma. Ayan. Hora. Pero sumikat siya dito. Hora. Oh, di ba? So, ano ang maipayo mo sa may mga ganyang experience na merong, ano ba tawag dito? Disability. Oo, disability or ano ang pwede mo ibigay na aral sa mga may ganyang karanasan? Correct. Ayan. Sa mga kagaya ko, total ina-advocate ko yung about PWD every now and then kasama ang LGBTQ community. Ano, ang masasabi ko lang is live your life to the fullest kasi isang beses ka lang mabubuhay, so huwag mo hayaang maging malungkot yung isang beses mo na buhay na yon. So, tsaka ano, siguro isa akong living example na parang may magagawa ka pa, may ganap ka pa, may maitutulong ka pa sa mundo, parang ganon. Ayan. So bilang ikaw ay isang nakakatulong ngayon sa inyong family, ano naman ang pwede mong i-ano sa kanila na magpatuloy ba sila mag-vlog or ano yung mga secrets
Para ay, ano, syempre, i-share naman sa ano, viewers natin. Correct. Ayan, sa mga ano, sa mga starting na content creator, ituloy niyo 'yan kasi lahat ito kami kunari, we ano, ang hirap kasi mag-English, ma. Go, kaya mo yan. Nanggaling din kami doon. Ayun, tinagalog ko na. Nanggaling din kami dyan sa part na yan na parang naghahanap kami ng validation, ng gusto namin ng views, ganun. Ganun lang kasi. Kasi out of passion siya yung video. Parang, syempre, in-effortan mo, ganun. Huwag mo siyang sukuan. Kasi may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong facing sa life. And, kung mahal mo siya, huwag mo siyang tigilan kasi, alam mo, malay natin. Makatulong din sa'yo in the future. Tapos makatulong ka din sa iba, yun. So, ano mga nagagawa mo naman, anak ko, natulong sa mga, sa iba yung mga ginagawa mong charity? Mga charity. More on ano ko, ma. Mga, like free hosting, free ano, mga, sa mga NGOs, lalo na sa, ano, sa mga LGBTQ, like, ano yan, like, nag-advocate ako for, ano, for the rights. Magkakasama kami dyan sa pagtulong sa, ano, sa pagpasa ng any bill na, ano, na para sa lahat. And, ayun, yun talaga yung mantra ko nung nag-start ako. If ever magkaroon ako ng viewers or audiences, bibigyan ko sila ng representation kasi sobrang marginalized na nung community. Parang gusto ko siyang bigyan ng boses, ganun. Dumating ba yung time na parang gusto mo sumuko dito sa buhay na yung ginagalawan mo? Kasi alam ko, ngayon, wag lang mapalabas ka ng konti, may pinuntahan ka. Pwede ba picture? O, sige, picture. Pwede picture, hindi ka pa nalakad ng konti, diba? Tatlong step ka palang picture uli, diba? Like, kalimbawa, yun sa mga public places. So, may time ba na naisip mo sumuko or natatalo ka ng isip mo, ganon? Siguro, medyo ano ma, oriented na ako at first na ano, this is the price ano, I'll pay. Parang ang inihain ko ay ang aking privacy. So in return, ganun talaga siya. So minsan nakakapagod, minsan nakakainis kasi parang may part na, kunyari kumakain ako, may lalapit, ganun. Pero hindi ko masungitan. Pero hindi ko masungitan kasi at the end of the day, very grateful pa rin ako kasi nandito ako sa kinalalagyan ko dahil sa mga taong katulad nila. Ganun. Ayun. Sa kanila, sa inyo. So ayan ha, nakita nyo ha, hindi totoo yung binabasa kanila kay Pipay. Siya ay merong mabuting puso. Diba? Oh, kasi kailangan na lagi nating i-share. Huwag tayo magdamot kung ano yung kaalaman na meron tayo. Anak, tatanong ko naman sa'yo, nakaranas ka na ba ng, siyempre, alam mo naman yung mga ganyan, yung binabash. Ay, dahil true yan, ma. Oo. Ano nang nararamdaman mo? Umiiyak ka ba? Ala, siguro man nung starting nung career ko na as a content creator, in-overthink ko talaga siya. Kasi, medyo may pagka people pleaser kasi ako. Parang, pagka may nasabi siyang mali sa akin, parang, ano ba yan? Bakit ganun? Kailangan ayusin ko pa. May ganun. Yung parang nag-iisip ka. Ayoko na may ayaw sa akin at first. Pero sa dulo, ngayon naiintindihan ko na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Siguro for example, may tao na sinabi ko na ano, gusto ko ng pusa. 'Di ba? Positive siya. Pero ang sasabihin niya, bakit gusto mo ng pusa? Dapat aso kasi ganyan. May ganun. May factor na ganun yung tao. So inisip ko na lang is hindi ko na lang dapat i-absorb yung ganun. Actually, so, ano yung pwede mong i-advise sa mga kagaya mo na binabash? Siguro ano, take it as lesson na hindi lahat mapi-please mo, hindi lahat magiging sa'yo. Siguro, kung in on a positive note, pwede mong sabihin na kung sino yung mga nag-stay, ayun talaga yung sumusuport sa'yo, parehas kayo ng values, mas okay siya. And, pero medyo may tip lang ako sa sarili ko na ano, hindi talaga ako nagbabasa ng comments masyado, ma. Ah, ngayon. So, yun ang sikreto naman pala eh. Huwag na kayong magbasa. Correct. Tama naman. Bakit nga babasahin pa yun? Correct. Tama naman yun. And, ano yung, meron ka bang iniisip yung future? May bala ka bang magnegosyo? May bala ka bang
gawin na para matulungan yung mga mga sabihin natin ganyan, mga PWD. Ano yung future ano mo sa kanila na iniisip? Iniisip? Actually, ano, medyo taglit pa ako dun sa part na yun. Kasi medyo malawak yung parenthesis nung sa PWD person. Like, kasi available na usually ang rights eh. Mm-mm. May IDs na, may for the discount, ganun and everything. Siguro ang pwede ko na lang i-help in the future is to up their confidence. Kung paano ko siya ginagawa ngayon, sana ano, like in the future, sana maging ganun din sila or medyo malapit lang doon na parang matanggap nila yung difference nila. Ayun, purong gano'n. Saan ka ba makikita yung pipay na yan? O pwede bang ishare mo na sa kanila sa mga hindi nakakaalam pa? Correct. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam, ako po ay makikita sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter. Huwag na sa Twitter. Sa Facebook, yan, TikTok, at Pipahikipay. Ayan, kung gusto nyo ng good vibes or papataas ng confidence, kung gusto nyo ma-feel na maganda kayo sa araw na feeling nyo hindi kayo maganda, ayan, punta kayo sa akin. Ayan, so, kailangan laging positive, di ba? Correct. Kailangan laging feel beautiful. Correct. Oo. And feel blessed. Feel blessed. Oo. Share the blessings. Ayun na naku, alam ko pagod ka na rin. At alam ko na nahihiya ka na ma-interview, di ba? So, true Pink Rose, sa ginagawa mo na to, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Ayan, actually, i-generalize ko na lang. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa mga hindi, Charis, ayan. Dagdag engagement. Ayan, salamat po sa inyong lahat kasi hindi naman talaga kami nandito kundi dahil sa inyong lahat. Sa family ko, kay Lord, ayan, thank you so much kasi hindi niyo ako binibitawan at I'm still sane. Charis, ayan, hindi ako nasisiraan ng... Teka muna, napanood kita ha, ano saan yun? Ba? Saan? Ano yung series na yon? Ay, korak. Ayan, mapaparood nyo rin po ako sa Channel 7, sa GMA Black Rider every 9 p.m. 9 p.m. Ayun. Ayun. Ako, ang galing-galing niya doon, ha? Cry, siyempre, cry. Siyempre, oo, di ba? Pero totoo ba, umiiyak ka doon? Joke. Hindi, ma. Ano lang yun? Ay, hindi. Vicks. Loka. Talaga, pasensya na kayo. At medyo namamalat ako na sa sobrang mga kwentuhan namin nito, humahalakhak na pati ang aking lalamunan. Ayun, maraming salamat po, mga kapi. Pipay, salamat. Thank you, ma'am. So, sa lahat ng mga sumusubaybay sa mga kapi. So, alam mo, lagi natin tatandaan, sa kada gising natin sa umaga, lagi natin iisipin na it's a blessing, be grateful, and maging humble lang tayo. Huwag tayong padala kung ano yung, kung nasaan ka ngayon. Sinasabi ng matatanda na tumayo ka lang kung saan ka lang. Huwag kang padala sa dala ng hangin na medyo, kasi kaya ako nasasabi yon, ang isang pipay po, nagsimula din naman tayo sa mababa na ano. Pero ngayon, lahat ng bagay nasa kanya na, pero hindi niya ginawa na magmayabang. Hindi lumaki ang ulo niya. Lumaki ba? Hindi. Lumiit. Okay. Salamat, mga kapit. At sa susunod ulit, para subaybayan, ha? Pink Rose! Pink Rose TV, dito ay Peter.